I will alas 5 ng hapon. I will wait for that declaration alas 5 rin bukas ng hapon. It's a good thing. If I don't get the word from you, then I will lift the order of suicide. I cannot withdraw any soldier or policeman dito sa Bukid. Ang mabuti nito is you have my solemn guarantee. Eh di, barilinin niyo ako. I'll face you someday. O gusto niyo, punta tayo ka oras. Ngayon na. I'm willing to go there. Wala akong problema. I can order the military na huwag kayong magsama-sama sa akin. I'll go to Oris if he wants. Ano ba gusto niya? Ano ba gusto ninyo? I'm going out of my way. Nandiyan yung road to ano. Gumanon ako just to express to you the need for peace. Kasi we have to develop Mindanao. Hanggang may gera dito, yung mga tao na yan, gutom yan. Anak. Ano. Eh kasi pagkakala ninyo, hindi kaya ng gobyerno namin. Will you try me? Ay, pag ayaw na, barilin mo ako. Tutanda ka. Wala mo nakakadagod ng gabi. Then kill me if I am wrong. It's your take. Nandito ang media. I will wait. I cannot tarry. Why would I place this, the lives of my soldier in jeopardy? Maghintay sila ngayon. O di mag-patrol yan. Sinong hinanap? Yung kidnapper, mga drug pusher, mga lahat. Sinabi ko sila, drug pusher, kasali yan sa order of battle. Di ba sinabi ko kayo, wala namang ako na nalaman nga. I have requested you to help in me in the fight against the, drugs. You express that desire. Mabuti pang in my left. Sabi nila, makisali sila. At least may narinig ako na, I don't know, I'm wrong. If I'm wrong, correct me about execution. Good. Okay, sige, isang na ano dyan eh. Sabi ko dito, tete, dal-dal ng ano ba yung nagbubulahan tayo. Hey, I am simply not up to it. Yung lukuhan, sa katanda, taba na ito, maglalaro ko ba tayo ng patay dyan. Tignan mo gastos na. This is the way I protect them. The office of the president will extend financial assistance sa namatay. 250,000 those killed in action. Personal suffering, sustaining major injuries, 50,000. Kung minor, wounded, 100,000. Kita mo ang gastos ko? Bala ninyo? Ilan ito? 250, 100, 350. Okay. Di 400, pakain mo na sana yung walang kain dito. This is the cost. Hindi mo kayo bumabayad ng buwis. Kayo nga naghihingi dito sa lahat dito. Banana, magbulan. Banana, pineapple. So ako, gano'n din ang tulong ko sa sundalo ng gobyerno. Ay, kayo. Sabihin mo, marami ang happening si ano, yung congressman nila, marami ang Jesus.
Marami mo yan dito. Alam mo, sa totoo lang. Itong po, ito ano. I'd like to address myself. Kung ako, ayaw kumakunko. Bakit? Magastos. It will run into billions. So National Security Council, kasabi ko, easily I'll be spending like about 200, 300 billion. Napakasayang ng pera. Sabi ko, yung Congress na lang. Sabi ko kayo, Pilipino man kayo. Kaya ba ninyong talikuran ang bayan ninyo? Ganun kadali, di ipagbili na natin itong Pilipinas. But ako, I have trust. Ito, itong mga senador, mga ano, baski na anong sabihin mo, pinili ng mga tao yan. That is the essence of democracy. We elect leaders. Mga senador niyan, ilang dekada na. It means to say, ang tao may trust. Because you look at the con us with distrust. Para rin sabihin, magnanakaw man sila. You know, you do not have any monopoly of anything in this planet. Kung masyadong magdali ng salita o insulto na mga, ay, kasi huwag yan, kung bisma, huwag yan ako. And besides, I'll be there. Hindi naman ako tanga, magpapayag ako ng konstitusyon na anti-Pilipino. Yan ang masahan ninyo. That is the job of the president. If worse comes to worse, di alam nila ang anong mangyari sa kanila pag binastos nila ang Pilipino. I will not allow it. I will not allow it. So, you can only come up with the constitution that is responsive to the will of the people. And I will be there to read what you have worked on. Pabor sa ilang, may nga sila giniba convention. Muunang dalaod ka yun nun, na dili ka pwede mag-undalo. Pagpuputuan na may mga civilian, paros ko. Magpahatag yung order. Dagyo pa ang lugar. Deal in good faith. Personal. Tunod na. Saan ka magbubukit ito? Puro din ako ng madang. Managiin ako mga sundalo. Kusod gani mo gilain. Kaya, ito ay lang yung umatay. Promos na sila. Pero, suko sila sa gobyerno. Pero, ano mo, muna ako yung atang pag-iit. Dali gila ko. Ano, talaga. Police kapitan kay, nanguya, bukad duha. Apa mai kita mutiak nama negara nama tahu. I'd like to address myself to the Filipino people. I decided to declare
a unilateral ceasefire because I know that the Philippines needs peace to survive in the coming generations. Actually, it is not for us na nagtatrabaho tayo dito, including you, but it is for our children. I have dealt with everybody in good faith. I've never foisted a lie. Hindi ko trabaho yan because it is not the obligation of a president to lie. Hindi ko, not part of my mandate ng magsisinungaling. So I decided to declare the ceasefire with the NDF, CPP, NPA. Nauna ako. And many days ago, ang reply ng komunista is parang defensive position. Hindi naman stand down. No, that is not a good response. Alam mo nila ang sitwasyon. Hindi nila kailangan mag-aral pa. All they have to do is to count the body bags. Ang namatay sa kanila, pati yung sa gobyerno. I was expecting that they would also reciprocate my implorings for peace with the ceasefire on their side. At least yun ang sagot sana nila. Eh, ang problema nito, hindi ko malaman ngayon whether they are into really it for peace or dinadyamin nila ako. So I'd like to issue this statement. Hindi ako kayo tinatakot. Pag ayaw ninyo, okay sa akin. We fight for another generation, okay sa akin. Wala na akong magawa. Even before I became president, magkakausap tayo. Ay, ako yung pumupunta dito. Kinukuha ko yung mga bihag na sundalo, mga pulis. So, but in return, you had access to the city of Davao. Walang gumagalaw sa inyo. May mamatay nga sa inyo. Ako pa ang nagpapagador and I had to tell the military, you know, we cannot win this war by violence. It is not really the way to civilization. Walang mananalo dito. Puro maghirap. No, kung sa panahon ko ayaw ninyo, pasensya. But I'm trying to seek peace with everybody. MIMN. Huwag lang yung mga criminal. Abu Sayyaf is out of the question. Ito lang may driven by ideology. For example, sabi ng mga Muslim na mga Moro dito sa Mindanao, inagaw ang mga... But anyway, yes, because it is a product of imperialism. Ang una dito, mga Espanyol, sila naman yung nag-agaw. Hindi naman kami. Kami kapatid ninyo. Magkaparehong mukha natin halos. Eh, tignan mo ako sa malayo, akala mo, MN ako. Tignan mo ako sa distansya, you'd be surprised na kamukha ko yung MI commander ninyo. Because we are all Malay. Problem is, nauna yung Islam sa Mindanao, then came Christianity. So there's really a problem. And it has overtaken so many centuries. Ito naman si PPNP, I was a student, I was there. I was really a spectator of how it evolved. So alam ko ngayon, it's fundamentally wrong for the Filipino to kill a citizen and for the rebels to wage a war that is... Wala! Ano ba? Ilang taon na? Eh, you cannot even occupy a barangay. Tapos bigyan ninyo ako ng